So mga kaibigan, nag-start na silang magbuhos. Araw ngayon ng pagbuhos mga kaibigan. At ngayon ay pupunta ko sa grocery. Bibili ng snacks ng mga trabador kasi marami sila. Sponsor ko ngayon ang snack nila buong maghapon, pati yung lunch nila. Ito na nga yung araw ng pagbubuhos mga kaibigan para sa slab ng second floor. Maaga silang nag-start para maaga din silang matatapos mamayang hapon. Ang original na plano sana mga kaibigan ay iakyat yung mixer sa itaas. Kaya lang napag-isip-isip ni engineer na medyo mabigat, baka daw mabasag yung mga tubo ng para sa kuryente. Kaya napag-decide na dito na rin sa baba. Anyway, dinagdagan naman niya yung mga tao niya. Although yung original na 22 sana na magre-report ngayon, 18 lang ang dumating, nag-back out yung 4. Yung pagbubuhos, tulad nung nasabi ko sa nakarang video, na sabay yung buhos ng beam at saka sa flooring. Yung mga trabahador mga kaibigan ay nabigyan ng bota at saka hand gloves para protection nila. Lalo nga't medyo matapang yung simento, medyo may epekto sa kamay pag wala silang mga gloves pati yung mga paa nila. As a requirement ng DOLE nung kumuha ng permit ay ito yung mga sinabi na kailangang isatisfy. So si engineer nag-distribute siya ng gloves kanina samantalang mayroon ng mga bota na ibinigay kanina pang umaga. Tulad nung nakagawi ang practice sa pagbubuhos mga kaibigan, yung mga trabahador ay may kanya-kanyang tuka. May taga-measure ng sand and gravel, may taga-lagay ng simento at saka tubig. At yung mix naman, may taga-lagay dun sa lalagyan, then pinadala sa itaas. So maganda yung synchronization ng trabaho ng mga bawat isa sa kanila. Kaya medyo mabilis yung pagbubuhos. Yung ginagamit na pagkumpak sa buhos mga kaibigan, lalong-lalo na sa beam, ay yung traditional pa rin. Ito ay ginagamitan ng bakal tapos tinutusok yung mixture ng simento doon sa beam. 6 ang nakatuka dito sa itaas, 4 yung tagabuhat ng mixture, samantalang yung 2 ang taga-fix para mailatag doon sa mismong floor yung mixture na dinadala nila. Yung isa pang plano kahapon ni engineer mga kaibigan ay gagamit ng karamatilya.
para daw mas mapabilis sana, pero nag-decide din na yung tao na rin mismo ang magdadala ng mga mixture kung saan nilalatag. Siguro ang naging dahilan ay kailangan na ulit ng tabla para doon ipapadaan yung karamaterya. So nag-decide na hindi nagagamitin. Tingnan natin mga kaibigan yung close-up ng sinabi ng engineer na apat na patong na bakal. So nakikita natin dito sa video na medyo very close na yung spacing ng steel bars, kaya medyo masasabi ko na satisfied ako dito kasi yung nasa plano ay may depression sa bawat area. Medyo magtatagal yung paglalagay noon kasi kailangan pang i-bend nung bakal bago may fix. Although nakakatipid sa bakal yon yung ganong style, pero ito ay makikita natin na talagang very close yung spacing ng mga bakal. May innovation mga kaibigan na ginawa si engineer. Nagmoldi siya ng semento para dito ipapatong yung bakal at ilalagay kung saan yung mga plastic na tubo ng para sa kuryente. So itong itinuturo ko mga kaibigan, ang tawag niya dito ay puto. Kasi nga mukhang puto yung itsura nung namuldin na simento. So ito yung mga ginawa ng mga karpintero mga kaibigan, yung tinatawag nilang puto, kung saan ito yung patungan ng bakal para hindi madurog yung plastic tube na paglalagyan ng kuryente. Kinahaponan mga kaibigan, ito na yung natapos. Halos tapos na sila sa pagbubuhos. Kakaunti na lang yung naiwan. At least hindi sila umabot ng hanggang gabi sa pagbubuhos. So ito na lang yung mga naiwan na hindi pa nabubuhosan. So mga 5 kargada na lang siguro ito at matatapos na sila. Medyo nakakagaan ng loob mga kaibigan pag nakikita na may natatapos sa pinapagawang bahay. Sa tansya ko mga kaibigan, back on track kami sa schedule ng pagpapagawa. Medyo na-delay kami pagkatapos ng mga holidays. Ang ni-request ko kay engineer ay kung pwedeng makalipat na kami sa buwan ng Mayo, kung hindi man mas maaga hanggang sa katapusan ng Abril.
Sana nga matapos na ng mas maaga. Pero hindi ko siya inapura para hindi naman may sacrifice yung quality ng workmanship sa paggawa ng bahay. So hanggang dito ulit mga kaibigan, hanggang sa susunod na update, maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na pagsubaybay sa channel na ito.